Hello sa ating lahat. So ako nga pala si Lexer Gio at nandito ako upang ituro sa inyo kung paano nga ba tugtugin ang instrumentong harmonika o sa ating wika ay silindro. At sa mga interesado, pwede rin kayong manood kung ano nga ba ang nilalaman ng video ito. Una sa lahat, meron tayong tatlong uri ng harmonika. Una ay ang diatonic. At ito casing niya lang yan, so sa loob. Ito ang diatonic harmonica. Ang harmonicang ito ay Suzuki Manji. Pangalawa naman, meron tayong tinatawag na chromatic harmonica. So ganyan ang itsura niya, may pindutan siya sa gilid. Yan. At ang pangatlo ay ang Easler harmonica na kung tawagin ay tremolo harmonica. Easler yung tatak niya, pero tremolo siya. May tatlo nga tayong nabanggit na harmonika at iyon ay ang diatonic, ang chromatic, at ang tremolo. Ngunit ano nga ba ang kanilang pinagkaiba-iba? Una, ang diatonic harmonika ay may 10 lamang na butas kadalasan at ganito ang kanyang itsura. Maliit at madaling hawakan at ganito naman ang kanyang tunog. Pangalawa naman ang chromatic natin. Ayan, ganyan ang kanyang itsura. Ayan, at medyo may pagkamalaki siya at mataba. Kapag ang pinagkaiba ng chromatic ay may pindutan siya sa gilid. Pag pinindot ang gilid, so mapapansin niyo mag-iba ang butas. Dahil itong chromatic, kapag pinindot natin ang button, ay kadalasan kinukuha niya yung mga sharp notes, tsaka yung mga flat notes sa ating keyboard. At ganito siya tumunog. Pag pinindot naman, ganon. At ikatlo ay ang tremolo harmonica na ganito ang itsura. So itong tremolo ito ay dalawahan. Ang isa ay sa key of C, yung isa naman key of G, kaya ganito ang itsura niya. At kadalasan ginagamit to pang para mag-vibrato yung tunog, kasi ganito yung tunog niya. Ngunit sa puntong ito, mas pagtutuunan muna natin ng pansin ang diatonic harmonica. So itong diatonic ko, ang tatak nito ay Suzuki Manji, yan, key of C. Dahil ang diatonic harmonica para sa akin ang pinaka simple at kahit pa paano ay madali nating matututunan. Bago tayo tuluyang dumako kung paano nga ba tugtugin yung diatonic harmonica, marami sigurong nagtatanong na bakit diatonic harmonica or bakit harmonica ang dapat kong pag-aralan. Una sa lahat, ang instrumentong harmonica o sa atin, sa wikang Pilipino, silindro, ay hindi pa ganong kilala sa ating bansa. So, kung ikaw ay matututong tumugtog nito, magiging unique ang instrumentong tutugtugin mo. Napakalaga sa ating buhay na kahit papaano ay may alam tayong instrumento na tugtugin. Ngunit tayong mga kabataan, tayo elementary or high school, ang pinakilala sa ating instrumento ng ating mga music teachers ay itong tinatawag na recorder o recorder flute. Na talaga namang ang presyo ay mura lang, siguro less than 100 makakabili tayo nito sa saan mang music store. At dito naman ang struggle natin ay ang mga ganitong instrument, dahil nga sa ang presyo niya ay mura, ay hindi tayo ganun binibigyan ng magandang tunog. Kaya ang iba sa atin ay tinatamad pag-aralan nito. Ang iba naman, mas pinag-aaralan ang gitara dahil iyon ang sikat sa ating bansa, ang gitara or kaya ang keyboard. Pero ang iba, hindi talaga, mahirap. Katulad ko, hindi ko matutunan ang instrumentong gitara o ang keyboard dahil na rin siguro wala akong gitara at wala akong keyboard.
Ngayon, umpisa na natin. Paano nga ba tinutugtog ang harmonica or ang diatonic harmonica? Tumutunog ito sa pamagitan ng pag-ihip at paghigop. So, marami ang unang struggle dito, katulad ko nung una akong magkaroon nito, ay papaano makagawa ng single note. Dahil iyon ang basic na dapat nating matutunan sa harmonica. Nung una, ganito ko tugtugin ang harmonica. Ganito ako umihip at umigo. Ngunit doon ay wala tayong napoproduce na single note. So, kailangan nating iayusin ang shape ng ating lips para nang sa ganun yung hangin na lalabas at nalalabas sa ating bibig tsaka yung higupin nating hangin ay sa isang butas lang sumentro sa harmonica. So, papaano nga ba yun? Isipin na lang natin na para tayong sumisipsip ng straw or sinisipsip natin ng isang soft drinks gamit ang straw. Paano nga ba yung shape ng bibig natin, di ba? Ganito. Isipin natin na sinisipsip natin siya na pinifit natin yung lips natin dun sa kung gaano lang kalaki or kataba yung straw. So, dahil maliit lang yung straw, parang ganito lang. Pupwede rin natin gamitin ng isa pang technique. Kung marami tayong nagagawang tunog sa ating pag-ihip at paghigop, pupwede naman nating unti-unting paliitin ang butas ng ating bibig, katulad na lamang nito. Hanggang sa makuha natin ang single note. So, ngayon, tutugtugin ko ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do na sinasabi kong mga single notes. So, ito. Isang magandang practice yun, ang do, re, mi, fa, sol, la, ti, do na kailangan nating ma-master upang nang sa ganun ay ma-master natin ang mga single notes na naipoproduce ng harmonica sa pamagitan ng pag-ihip at paghigop ng hangin. So, isa pa ang ginamit kong kanta upang mas mahasa ang aking paggamit ng harmonica ay ang kantang Twinkle Twinkle. Sa description na lang siguro ilalagay ko yung tabs ng Twinkle Twinkle at iyon ang inyong pag-aaralan. Ano naman ang tunog ng Twinkle Twinkle sa ating harmonica? So, ganito yon. Una, mabagal muna. Ayun, ganun. So, kapag gumaganon ako, ibig sabihin, nag-iinihipan ko yon. Then, kapag gumaganito naman ako, ibig sabihin, inihigop ko yung harmonica para tumunog. Ayan. Paano ko nga ba nagagawa, nalalaman yung tinatawag nating mga notes sa harmonica? Mapapansin natin na merong numbers ang harmonica na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hanggang 10. So, ang number 4 doon, ang positive 4 ay ang do, ang negative 4, which is kapag negative ay draw, ang ibig sabihin, higop, ay re, ang positive 5 ay mi, ang negative 5 ay fa, ang positive 6 ay sol, and yung negative 6 ay la, then yung negative 7 ay ti, then yung positive 7 yung higher do natin. Ayan. Isang kagandahan, bakit magandang aralin bilang panimula ang kantang Twinkle Twinkle? Dahil ang mga nota na gagamitin doon ay naglalaro lamang sa
holes number 4, 5, and 6. Yun lang, tatlong hole lang, then halo-halo, ipan tsaka higo para ma-perfect natin yung pan. Maaring marami nagtatanong sa inyo ngayon kung saan naman makakabili ng harmonica. Meron tayong Lazada at Shopee na may kahit papaano ay may available na harmonica. Ang maisasuggest ko sa inyo kung bilang beginner na gusto nyo ay budget friendly lang, mga less than 500 or nasa lagpas konti ng 500 yung presyo, pwede nyo itry yung E-Stop harmonica. Syempre mag-start kayo sa key of C. So siguro sa mga next video i-discuss ko kung ano yung mga tinatawag nating key of C, pero yung bilin nyo ay key of C. E-Stop harmonica, E-Stop blues harmonica, pangalawa yung Suzuki Folk Master, yan pwede rin yan. Or kaya naman ay mag-join kayo sa Pinoy Harmonica and doon makikita nyo yung mga, doon makikita nyo na may tinitindang harmonica si, basta mag-join kayo doon. So Pinoy Harmonica, meron ding tindang harmonica doon. Ang tatak nyo naman ay ang Golden Bird Harmonica na sana ay magkaroon din ako para ma-review natin sa mga susunod na video. Yan. So, yung nabanggit kong E-Stop, tsaka Suzuki, Folkmaster, E-Stop, Blues Harmonica, yun kasi ay mura lang. So, huwag tayong masyadong umasa sa ibibigay sa ating tunog nun. Ngunit, kung gusto nyo na mag-umpisa sa medyo maganda na talaga at alam yung bibigyan kayo ng satisfaction, mas better kung itry nyo bumili ng kahit papaano yung medyo branded, yung mamahalin, katulad nung gamit ko ngayon na Suzuki Manji na ang price nito ay 2,500, pero dahil nag-sale siya, nakuha ko siya ng 1,750 sa JB Music. Yun, isa pa pala, JB Music, pwede rin kayong tumingin ng mga harmonica doon, napakarami, pwede kayong mamili, depende sa budget nyo. Then, suggested brand din yung Lee Oscar na nasa 2,000 pesos. Then, yung Hohner natin, syempre, hindi mawawala yan. Hohner harmonica, maganda yan, lalo na yung blue stop tsaka marimban. Dito sa Pilipinas, JB Music yung nagtitinda niyan. Kadalasan, mabilis maubos dahil nga bihira lang naman nag-harmonica, hindi sila nag-stock ng ganong karami. Pero maswerte ko dahil ito, nag-iisa na lang, nabili ko to ng 1,750 sa JB Music. Ayan, so gusto ko lang din i-share sa inyo paano ba ako nag-start sa harmonica. Ang kwento niyan, Christmas party namin, so nakuha ko siya bilang exchange gift. So ayun, iyon ang regalo ng kaklase ko na natanggap ko yung harmonica. Una, kala ko simpleng laruan lang na pinapatunog, pero nung narinig ko yung isa kong classmate na nakakatugtog ng Twinkle Twinkle Little Star, iyon din yung una kong inaral hanggang sa, ayan, mapapansin nyo sa channel ko, marami na rin ako nagawang harmonica cover. Nagawa ko yung base lang sa kung pinapakinggan ko lang, kinakapa ko lang sa harmonica, ganun. Hindi rin ako marunong magbasa pa ng nota, so ayun, hindi pa ako ganung bihasa. So ang sinishare ko lang sa inyo ay yung nalalaman ko na mga basics. Kaya kung may katanungan din kayo tungkol sa instrumentong sinabi ko na harmonica, or kaya naman may gusto kayong video na gawin ko, huwag kayong mahiya, lagay nyo lang sa comment section natin para mabasa ko at magawang ko ng video. So ang gamit ko ngayon ay yung cellphone ko lang na Huawei Nova 2 Lite, kaya hirap na hirap ako din, wala rin akong mic dito. So kung ano lang yung microphone ng cellphone, yun lang. Ayan, nasa labas ako kasi mainit sa loob tsaka madilim. Ayan, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aking channel, XRG Harmonica, at ilike ang video ng ito, tsaka i-share na rin sa ating mga, para mas marami pang maabot. So, yun. At kung nag-play ka naman na ng harmonica, sana sumali ka dun sa FB group na Pinoy Harmonica para nang sa ganun makilala mo rin yung mga nag-harmonica sa Pilipinas. At yung mga admin doon na talaga namang tumutugtog na sa ibang bansa. Maraming maraming salamat sa ating lahat at see you sa next video natin, sa next tutorial ba o sharing lang. Ayan, salamat.